ito ang nabili noong Sabado. Wala sa plano yan, ha? Sabi lang, kupunta lang ako sa shopping mall at tingin-tingin. Hello everyone! I'm back! Enjen Mariscating Mama here! Good afternoon! Hapon na dito, mga alas. Ano, alas is 5:30 na, guys. Noong Sabado, wala sa plano, guys. Pumunta kaming shopping mall parang magtingin-tingin lang. At guess what? Anong nabili? Pumasok kami sa isang tindahan na nag 40%. So, ang nabili ko, guys, is exciting. Wala sa plano ito, guys. Ito, ito yung ano, yung stocking or strumpo buksa sa Norwegian stocking, guys. Ito, tag, ano lang ito, bininta ng 139 yung isa, pero bibili kang isa, libre yung isa. So, nakasave ko ng 139 kroner kasi 40% sila, guys. So, ito yung nabili ko. Item, pang party, kung makapuntang party. Ang pangalan naman, guys, yung, alam mo, nakita ko kasi sa mannequin sa labas, kaya pumasok ako sa tindahan na yon, 40%. Itong short, guys, na pangkaligo, hindi naman maligo ito sa Norway. Eh, nagkasya naman sa akin, eh, 40%, eh, nabili ko. Ano naman ito? 500 kroner, pero 40%, eh, parang mga 300 lang yata ang nabayaran ko. Pero maganda siya, guys. Ito, maganda siya na shorts. Pang ano ito, body shorts, pwede na rin gamitin sa pangbahay. Pero nagustuhan ko siya talaga kasi, ano, yung ano ba niya, yung style na sa body shirt, hindi mataas, medyo tamang-tama lang ang taas. So, yan ang nabili ko, guys. Yan ang pangatlo. And then, ang pang-up, ang sunod kong nabili ito, guys. Diyos ko. Ang sabi, nag-ano daw sila, nag-seal daw siya ng underwear. Yung panty, guys, alam mo. Eh, yung 5 daw, ang 5 piraso na underwear ay 299. Wala sa plano bibili ng underwear, pero nakabili akong underwear, guys. Ito siya. Oh, 'di ba? Yan. Wala sa plano 'yan, guys. Large. Ano, 5 299 kroner 'yan, guys, sa 200. So, 5 peraso, yan ang nabili ko. And then, at ito naman, nag-sale din yung Caritro, yung pang ano, pang lakad na yung buksa. Yan ito, yung mga buksa, yung ganyan. Yan, pwede gawin na pag maglakad ka, mag-walking. So, katulad na ngayon na medyo malamig na dito sa Norway, kaya bumili na rin ako itong Caritro. 800 ito, guys, 50%, binayaran ko lang ng 400. Gusto ko kasi, ano siya, manipis siya, pero keep og warm sa katawan mo, katulad ngayon na ano dito na autumn. Yeah. Yan ang nabili ko, guys. Yan. Ang ganda niya, manipis siya, pero ganda siya. Ano siya talagang fit na fit sa ano, sa katawan natin yan. Carry through yan, guys. And then, yung sa export na shopping mall dito, nag-sale yung panglamig ng wool. Ito kasi, guys, pag winter dito, usually ang ito ang pang-ilalim. Pang-ilalim nito, carry through din ito siya na quality. Hindi ito. Dalawang binili ko kasi nag-sale siya kasi ang kada isa ito 499 nag 300 na lang, bumili akong 2 piraso ito, guys. Kulay pink. Kasi yung blue na may stripe, naubusan kasi, yun na lang ang binili ko. O, diba? Maganda siya, guys. Hindi ito, ano ha? Hindi ito. O, yan. Ang sunod namang nabili ko, guys, dami kong nabili. Walang plano na mamimili, pero na madami kong nabili. Ito naman din, 40% pang party, pero walang balak din na talagang, Diyos ko, nakita ko, nagustuhan ko talaga. Eh, 50% naman.
ano lang ito, 599. Mm. Nag-sale, nabayaan ko 300. Okay na rin, carry bill. Pero ewan ko kung gamit ba ito, tingnan lang natin. At sinama ko na rin yung anak ko, yung dalaga ko, kasi kaming dalawa nagpunta sa shopping mall. Kasi sabi ko, punta tayo sa shopping mall, tingin-tingin lang tayo. Eh, nagkataon, mayroon nagka 40% sa, nag-sale sa, yung tindahan na yung pinasukan ko. Ito na din yan sa kanya. Ito. Up, isa, dalawa, tatlo, apat, yung niya, bra niya. Ibang kulay, may pula, may puting color, maroon na color, may itim, and then may brown. Yan ang nabilig din. Nag-sale din yan, guys. Mahal ito sa totoo lang. Sa totoong presyo, mahal talaga ito. Pero nag-sale siya, kaya sabi ko sa kanya, mamili ka na lang din para bilihan kita para makamura kami. Kaya ang limang piraso, bali ang limang piraso nito, iba-ibang presyo nito, hindi magkaparehong presyo. Dahil tinututal na yung amount niya, pag ang total ang amount lahat, may isa pa itong kulay din maroon, pero naka-order kasi yung size niya, na walang size niya doon, in-order namin, pero kukunin din pag makatanggap kaming message. Pero pag, pag kunin niya yun, kung makatanggap kaming message, at ito yung nagustuhan niya, tinututal yung lahat nito, parang nabayaran ko mga 1,000 kroner, okay na rin pala 5 piraso. Sabi ko sa kanya, hindi naman to kami palaging magbibili ng mga gamit. Ngayon lang kami bumibili ng gamit dahil kailangan ito, katulad ng mga winter na ito, kasi gamit talaga ito sa akin sa trabaho ko. Kaya bumili talaga ako. Ito talaga ang gustong-gusto kong, kaya ito ang purpose kong pumunta doon dahil bibili nito. Pero ang nagawa ko, bumili na rin iba dahil nag 40% na rin. Kaya, hindi ako nagsisisi, I'm happy na rin. Instead, kakain kami sa restaurant, sabi ng anak, wag na lang mama, gumamit na tayo, marami na tayong nabili. Umuwi na lang kami sa bahay at nagluto na rin din akong hapunan. Yan na lang guys, ang sinisir ko sa inyo kung anong nabili ko sa noong Sabado. Wala, ganyan bang sa, yung pang feelings mong wala ka sa planong pumunta shopping mall, tapos gusto ka rin tingin-tingin lang, at kung mag-sale, ganyan talaga ako. Pag may sale, bibili talaga ako. So, ganyan ang buhay ko dito. So, yan na guys. Yung haul ko sa pag-shopping ko noong Sabado. Kasama yung anak ko. At, of course, bumili na rin akong chocolate sa asawa ko. Dahil sabi niya, bilhin niya akong pabili daw siyang chocolate. At bumili na rin ako ng mga kaunting gamit sa pambahay, katulad ng naubusan na ako ng brown sugar at vinegar. Ano ba yung kulang ko? At saka yung, bumili na rin din ako ng tinapa, guys. Yan. Yan. Talabang tinapang. Mahilig ko si tinapang kumakain ng, wait for the moment, kunin ko yung tinapa. So, ito ang nabili noong Sabado. Wala sa plano yan, ha? Sabi lang ko, punta lang ako sa shopping mall at tingin-tingin. So, window shopping, pero maraming nabili. Nakabili akong 8 pair na sapatos pang party-party. But hindi yan magagamit. Hindi naman ako mahilig punta ng party. At bumili na din kung underwear. Kasi yung underwear, nag 40%. Kung bumili ka ng 5 piraso, 299 lang. Kaya bumili ako. At yung mga piho ng anak ko, at yung short, yung 500, nag 40% short yung pang kaligo, pero pwede gamitin yung pang bahay. At ito naman yung pang walking na pantalon. Dito sa Norway kasi malamig na ngayon. At ito naman din yung pang ilalim, yung bang stocking. At ito yung usually gagamitin pag winter dito, ipalalim yan kasi yung ul. Ilalim mo, tapos mayroon kang sa labas na parang place. Tapos ito yung pakainin ko, breakfast every day. And then of course, hindi kalimutan yung tinapa ko, guys. That is it. So at ito naman din ang nabili ko nung Sabado. Bumili akong, ilang peraso to? 15 at ang peraso na tinapa nito. Pero nakain ko na yung iba. Ito yung, bawat every morning, yung pamahaw ko or breakfast
magbukas po isang piraso nito, yung ano, yung makiril ito guys, yung tinapa na makiril dito sa Norway. So with tomato yan. Yan ang buksan ko every morning, kakain ako yan. Ito yung bread. Ito usual yung bread gagamitin ko. Daligtad yata eh. Yan bread. Ano siya? Para siyang biskuit siya. Yan ito lang kayo. Ganyan. Tapos buksan ko yung isang lata at kainin ko yan. Yan ang usual yung kainin ko every morning dito. At isang cup na cafe. Mayroon din akong video guys. Ano ko lang dito nang tuwing ako kumain ng breakfast. So, yan lang guys. Yung buhay ko dito sa Norway. Kung usually naman talaga ako pag everyday akong magtatrabaho, mas prepared ako dito kumakain nito dahil busog, mabusog ako. Hindi ako magugutom kahit pa alas 12 pa ako makakain ng breakfast kasi mag-depends kami kung ang trabaho namin, kung mapatulog na namin yung mga bata, kasi nasa kindergarten ako nagtrabaho. Pag mapatulog na mga bata, magdepende din sa ano ko, yung schedule ko, kung anong oras ko nagtrabaho. Kahit alas 12, alauna pa ako makakain ng break, lunch sa trabaho ko, busog pa akong busog, hindi pa ako nagugutom. Kaysa kakain akong bread, madali akong magugutom. Kaya mas deserve ko itong kumain ito, at sustansyado pa, at maano yung busog ko. So thank you sa kanyang tinapa na yan. At yan, ito din bumili na rin ako kasi every morning kakain akong isa or dalawa. Usually isa lang makakain ko dahil tama na sa akin. Then isang cup na kape, tapos for tubig at saka yung medicine ko. So kasya-kasya na sa akin lahat. So yan guys, lang i-share ko sa buhay ko dito sa Norway. Yan ang buhay namin dito. Na kumakain kaming breakfast, hindi magsaing ng bigas. Usually lang itong kainin. O yung sa mga anak ko, bread talaga sa kanila at saka mga iba-ibang mga palaman. Pero sa akin, ito lang talaga. At minsan, kung mayroon akong cucumber, magkakat akong cucumber, lagyan ko rin cucumber at saka mayroon akong kaunting, lagyan ko siyang garlic, ikakat ko din garlic, ipababaw ko, yan ang dinner, breakfast ko, and then isang banan kung gusto, para may, pag may gusto kong saging, kakain din akong saging. So, ganyan lang guys, inishare ko lang sa inyo kung paano kami, ako kumakain itong breakfast. Napaka dali, at masustansya pa, at matibay pa, hindi ako magugutom. At hindi niyo kalimutan mag-subscribe and likes and share and comment. And see you for the next video. God bless you all.